Kong, magandang umaga, may buntag! May buntag, may Aljo. May buntag sa tanan na naminaw sa atin, sa lahat na nakikinig sa programa natin. Good morning. Malinaw ba dating ko? Malinaw, Kong. Klaro. Okay, parang ang dating mo sa iyo, putol-putol eh. Parang kulang tayo sa bayad sa PLDT. Kong, anong agenda mo dyan today sa Congress, Kong? Ay, tuloy-tuloy pa rin itong resolution of both houses of Congress number 7. Ito ay patungkol dun sa charter change. Meron din ang Senado ongoing, so magkasabay ito. At the end of the day, hindi naman today, but ibig sabihin na pagkatapos nitong lahat ng ito, ay pagsasamahin yung dalawa na yan, magiging question dyan kung jointly or separately. Kasi ang gusto ng Senado, ang botohan dito ay separately. Iba sila, iba kami. Ang gusto ng mga Kongreso, voting jointly para doon sa pag-amienda ng konstitusyon natin tungkol sa mga economic provision tulad ng mga foreigner na pwede na mag-invest dito 100% sa ating bayan. Pagtatayo ng mga eskwelahan ng mga foreigner, kunwari yung mga UCLA, kung gusto ba tayo sa Pilipinas, maganda yan. Kailangan maghanap ng Pilipino partner. Oh, maganda yan. Cambridge University, mga ganoon. Oh. Or yung pagpapasok ng mga foreign media, mga CNN yeah. Na talagang sila nakabase at pagmamayari matayo ng mga news organization mula sa abroad na wala nang kailangang kapartner. Yan ang mga sisilipin at sisilipin sa atin. Kaya nga araw-araw tayong dito sa Congress, nagkakaroon ng hearing at marami tayong inibita. Kahapon na pag-usapan yung mga eskwelahan, may mga tumututol at meron ding gusto. Yung mga tumututol, siyempre yung mga kabataang estudyante, mga UP, mga League of Filipino Students, tumututol sila. Sapat na raw itong mga kolehiyo natin dito na makapagbigay ng magandang edukasyon sa mga kabataan natin, yung UP Ateneo La Salle, bakit para kailangan natin ng foreign na mga universidad. Yan ang mga ilan lang sa pinag-uusapan. So yan ang nangyayari everyday, kaya hindi tayo nakakapasok pa ito para baguhin nga itong konstitusyon natin, itong provision sa ekonomiya, economic provision kung tawagin. Uh-huh. So medyo mahaba bang usapin pa ito, may audio. Dahil i-reconcile pa yung hearing ng Senate din at itong Congress. So yan. Kahapon din, may audio, tinapos na ng Committee on Peace and Order sa ilalim ni Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna, yung hearing patungkol doon sa mga polis na nasangkot sa robbery extortion sa Parañaque ng mga POGO workers na 30 million pesos na nawawala. Kahapon din, pinakawalan na yung mga pulis na nakatitinili sa Kongreso, so malaya na sila. Pero kung ipapatawag sila anytime at meron pa mga question, sila ay sisipot naman agad na yan na napagkasunduan. Dahil isa pa, kaya na namin na pinauwi na rin sila dahil sila ay na-dismiss na rin sa serbisyo. So tinanggal na sila sa roster ng Philippine National Police. So yan, by Aldo, yung mga kaganapan dito sa Kongreso. Yung resolution mo, Kong, kaugnay sa landslide sa Mako, Davao de Oro, kung saan halos... Mabuti na paalala mo yan. At ako, mabuti ko na rin nakalimutan eh, sa sobrang tagal na eh. Sobrang walang ahensya na gustong kumilos. Ayaw kumilos ng Department of Environment and Natural Resources. Ang MGB, Mines and Geoscience Bureau, ayaw din kumilos. So, tayo na, nagpursige kasama si Davao de Oro Congressman na nag-file ng resolution para maimbestigahan ito in native legislation. 98 ang patay at siyam pa ang nawawala. Sus Mario, sabi din naman natin pwedeng ipikit mata natin na basta-basta nalang nagkata natin, 98 ang buhay ang lalagas. So, kailangan natin maimbestigahan sino ba ang nagkamali. Saan ang pagkukulang by Aljo? Yan ang kailangan gusto natin malaman dito sa Kongreso. Aha. At ito ngayon ay isalang na sa committee ni Congressman na Alan Ecleo ng Disaster Resilience. Pero hindi pa nga nadidinig. Hindi ko pa alam kung bakit. At kakausapin ko si Congressman Ecleo mamaya. Sabihin ko na kung baka bilis-bilisan natin. Baka mamaya napinturahan na yung mga bahay. Ay yung mga tao, magkakitikit anniversary na, hindi pa tayo nakapag-umpisa. Yan ang problema. Kami
minsan ang problema sa ating bayan, Bay Aljo, we drag our feet, ibig sabihin, pagdating sa mga ganun, pagbibigay ng hustisya, pag-iimbestiga, napakabagal natin, kagaya sa ibang bansa, tayo napakabagal, kaya napupulaan tayo ng mga sibilyan, napupulaan tayo ng ordinaryong mga mamamayan, na puro forma ang gobyerno, puro yaw-yaw, puro sakta. We should walk the talk. Pag sinabi natin imbestigahan, dapat paimbestigahan. Pag sinabi natin kailangan ito, mangyari ito. We need political will. Tama. Hindi yung puro kwento, wanda namang kwenta. Kaya mga pinagtatawanan ang mga nasa gobyerno, kasama na ako roon. Pero I'm really gusto sana maimbestigahan ka ganyan bago makalimutan, ikaw mabaon sa limot itong kamatayan ng 1998 na kababae ng Davao de Oro. Kailangan mabigyan sila ng hustisya, Bay Aljo. Gumising na ba yung Department of Environment and Natural Resources? Itong Mines and Geoscience. At tulog pa rin. Tulog pa rin. Mukhang maganda yung kanilang yung sa Manila Bay Reclamation na rin. Hindi mo na narinig kung ano nangyari. Ibig sabihin, natutulog ang lahat ng empleyado ng TNR. Kaya masarap ang aircon. Nakapunta na ako minsan doon. Napakaganda ng sofa nila. Kaya pag ito ko makakatulog kayo. Tapos may mga aircon na napakalabig ng aircon nila. Diyos ko po, napakasarap din ng kape. Kaya pag pumunta ka, gusto mo magpahinga, pumunta ka sa tanggapan. Puntahan ko nga mamaya yan doon. Maganda doon. Marami mga punong mga kahoy, nakapaligid, presko, baliwala sa hangin. Kaya siguro ayaw lang umalis doon sa opisina nila. Ayaw mag-ibig. Diyan, napakasarap na buhay sa DNR. Katabi lang ng PTB yan. Pag napadaan ka doon, bumaya mag-newscast ka, Mayaljo, sabi mo, si Kong Erwin nagtatanong kung kikilos ba kayo o kikilos. Problema, ang hirap. Pagilapin ni Sec. Ako lang. Hindi ko natatanong yun. Kasi magkano lang ang sila naman dyan. Ang obvious na obvious na. So yung mga masasagasaan siguro. Pero sa atin lang, wala tayong pakialam kung sino man yan. May nawala ito mapanag mo, diba? Ipaliwanag ng mayor, bakit niya pinayaga magtayong pa rin ng bahay doon? When in fact, it was already declared no build zone. Tama. By Aljo, mapagal na. 2008 pa pala. Bakit nagdumami lalo ang bahay doon? May problema, di ba? Or hindi talaga in-implement na mabuti ng MGB o DNR yung batas na yun. Kaya nandyan lang yan, tatlo na yan, MGB, DNR, at saka mayor, kung bakit, at saka barangay captain, sama na natin dyan. Bakit pinag-dumami ng dumami ang bahay dyan? Mako, Davao de Oro, doon sa landslide area. Yung bang mga lugar pa doon, Kong, na nadeklarang no-build zone, pero baka mayroon pang mga tao nakatira, dapat din tingnan. No po. Baka marami pa doon. Marami. Kailangan talaga siguro. Unfortunately, hindi na magbubaba ang DNR. Simula ng kalanslide, ningihoy, ningihay. Hindi mo makita ang DNR doon. Yung mga representative lang ng MGB ng region ang bumaba. Pero ang DNR, main office, 98 na namatay. So kung ako yung ganyan, ang hepe ng ganyan na agency, at 98 na namatay, mauna pa ako doon. May na akong pala at piko, tutulong ako. Dahil kapal pa ka ninyo, Jesus Mario Joseph, tapos hahayaan nyo lang. Ang hahayaan nyo lang ang DSWD na mamigay ng ayuda doon. Mabuti pa ang DSWD, mabuti pa yung Secretary Rex Gacelian, nauna doon na bigay ng tulong. Pero ang kailangan natin ng tao, yun ang kailangan natin ayusin. Yun ang kailangan naghahanap ng kustisya yung mga tao. Tama. Ito pa, Bay Kong, hindi na lang sa West Philippine Sea namata ng mga barko ng China. Na-monitor din sila sa Benham Rise, sa kabila ito, sa northeastern part ng Pilipinas. Harap na ito ng Dagat Pasipiko, napuntahan China doon. Alam mo ba, Aljo, sa Lunes, pinaplano ko na mag-file ng resolusyon para imbestigahan yan kasi mukhang may pumasok na ang China. Wala na sa South China Sea ang Benham Rise. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang Benham Rise po, ay pag kayo ay nakatingin doon sa mapa, ay doon sa north po, nasa kanan ang Benham Rise. Wala po sa South China Sea. So ewan ko kung bakit yung mga buang na yan nakapunta sa kanan sa Benham Rise sa may Pacific Ocean. Dalawang barko pa lang daw. Alam mo, hindi ako pag hindi binantayan yan ng AFA, ng Coast Guard, ng Navy natin, dadami yung mga yan. Dapat ngayon palang hulihin na nila yan, tabuin na nila yung mga balasubas na yan. Dahil ganun na ganun ang mangyayari tulad sa Bakit Masinlok, dalawa, tatlong barko, hinayaan ng
ng administrasyon. Mm. Dumami ng dumami ngayon sa kanila na ngayon yung Pahoy Machine Lock. Ganon din mangyayari sa Benham Rice. Alam mo, Benham Rice, maraming mga mineral resources dyan. Gas mga reserve. Ng mga, exactly. Mm. Baka ba mga oil reserves pa raw dyan. So, kailangan siguro, ngayon pa lamang, palayasin na o hulihin na ng Philippine Navy, ng Coast Guard, wala namang police power, ng Philippine Navy, yung mga barko na hilain, papunta kasi, yung Benham Rice, stop ng Bicol area. By Pacific Ocean, bakit nakapunta sa laman Chinese? Huwag na sabihin mangingisda sila. Oh. Teritoryo natin yan, pwede nang hulihin yan. Kasi pag hinayaan ng Navy yan, ng AFA, dadami ng dadami, yung barko na naman na yan. Magiging sa kanila na naman yan. Dahil sabihin nila, nung sinaunang panahon ni Limahong, nandiyan na sila nangingisda. Naku. Kaya bago pa man maging ganun ang kakarantaduhan ng mga yan, hulihin na at hilain na kasuhan na yung mga yan by Antio. Para hindi tayo matulad itong Benham Rice matulad sa Bahod Masilok o sa Kalayaan Group of Islands. Yun ang dapat dyan may magpapapal na resolution by Aljo. Magpapapal na resolution sa Lunes para ipatawag natin yung sandatang lakas Air Force, Army, Navy, Marines, pati PNP. Ha? Maglagay na tayo dyan, mag-istasyon na tayo ng mga barko dyan, mga fighter jet dyan, dahil hindi nilang pwede sabihin na sa kanila yan ay dahil sa atin talaga yan. Pero mo, nasa kanang bahagi na natin yan, katapat na ng Bicol yan, hindi na South China Sea, kaya hindi lang pwede sabihin na 9-9. Unless kung gagawin lang 100-9, kasama nga yan, Benham Rice, mag-inawa 100-9 yan. Yun na nga, yun ang sabi naman ng AFP, ng Navy, pati ng Coast Guard, wala naman tayo sapat ng mga barko. Paano magagawin natin? Kung ako dyan, hulihin na yan. Hulihin na ng Philippine Navy yan. Territory natin yan eh. Hindi na pwede yung sabihin na sa South China Sea na sa kanila pa rin yan. Pwede nung. Bakit hindi pa hulihin? Ang tanong nga natin yan. Kaya gusto ko mga investigahan dito sa Dunes mismo. Ay bakit hindi pa ninihulihin yung mga barko na yan? Ano pang ginagawa niya? Literato? Diplomatic protest. Utot nyo yung blue yung diplomatic protest. Eh, pinagtatawan tayo ng puro China protest dahil na lang. Hindi umuubra yan. Kalukuhan yan. Hindi ko alam kung sino mahina ba rito. Kung mga ewan ko. Ayaw ko na magsalita by Aljo. Pero sana hulihin na yan dahil nasa teritoryo natin yung Benham Rice sa atin talaga. Hulihin na yung mga barko na yan. O tabuyin na. At mag-station na tayo ng barko dyan ng Coast Guard or Navy. Hindi na Coast Guard, Navy. Navy dahil na. Sabihin natin, baka nag-i-espia na yung mga yan ay dapat hulihin. Yan ang suggestion ko sa Armed Forces of the Philippines. Hulihin na yung mga yan. Yung mga barko na naliligaw dyan by Aljo. May press con lang yung AFP at PCG, Philippine Navy ngayon, Gong. Mamaya, kausapin din natin sila kaugnay dyan sa naispatang Chinese vessels. Natin. Ang gusto ko marinig, balitaan mo ako by Aljo bukas. Kasi kung hinayaan lang nila yan, mahina. Kailangan nilang hulihin yan. Ipapatawag ko sila dito sa Lunes by Aljo. Napadaan lang daw, Gong. Napadaan daw, sabi ng Philippine Navy. Dumaan lang. Innocent passage. Palayasin na nila yan dyan. Kailangan wala na yung barko na yan dyan. Wala na daw umalis na. Sige, Baljo, at umpisa na ulit yung hearing namin ng Committee of the Whole. Salamat sa pagtawag, Baljo. Sige, Kong. Sige. Malitaan tayo. Thank you very much, Baljo. Maraming salamat din, Kong. Ingat, ha. Okay, see you soon. Yan, ha. Yeah, huli na. Ano pang inaantay? Dapat huliin na. Maganda ang suwestiyon ni Congressman Erwin Tulfo. Oo nga naman. Wala, hindi naman parang condominium yan. Yan kasi ang sitwasyon dito sa kabila. Parang condominium, maraming nagmamayari. Opo, maraming nag-aagawan. Hindi tayo nag-aagaw ha, kasi sa atin yun, exclusive economic zone. Maraming mga dispute, ika nga. Pero dito sa kabila bayan, atin talaga yan, Pilipinas na mayari yan. Anong ginagawa ng China doon? Sinasabi nila, napadaan lang, Joe, napadaan. Research vessel yun.